State of the Nation. Nagdire-diretso ng takbo ang SUV na yan hanggang sa mabundol niya ang nagmamandong traffic enforcer sa Cebu City. Natumba sa kalsadang enforcer at nahirapang makatayo. Bago nito, sinenyasan pa ng enforcer ang SUV na dumaan sa tamang daan bago siya nabundol. Isinugod sa ospital ang enforcer na nasa mabuti ng kalagayan. Nakipag-ayos na sa enforcer ang driver ng SUV. Pero plano pa rin magsampa ng kaso ng LGU laban sa driver. Matapos ang 7 taon, hinatulang guilty ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na sangkot sa pagkamatay ng noong UST law student na si Atio Castillo. Namatay si Atio habang sumasailalim sa initiation rites ng fraternity. Sinentensyahan ang 10 fratmen ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong kulong para sa paglabag sa anti-hazing law of 1995. Pinagbabayad din sila ng danyo sa pamilya Castillo. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulang guilty na naging emosyonal habang lumalabas sa korte. Ang mga magulang naman ni Atio gusto rin daw panagutin ang University of Santo Tomas na bigo raw ang eskwelahan na protektahan ang kanilang anak. Sagot naman ng Dean ng Faculty of Civil Law, laging nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante, pero may mga individual umanong binabalewala ito. Tinitiyak din daw nila ang safe environment at pinagbubuti ang mga hakbang para di na maulit ang trahedya. Nananawagan ng hustisya ang nanay ng grade 11 student na nasawi sa Jaen Nueva Ecija matapos umanong sumailalim sa hazing. Dumating na ang nanay ni Ren Joseph Bayan mula Qatar kung saan siya nagtatrabaho bilang OFW. Napilitan daw siyang umuwi agad dahil sa sinapit ng anak. Ayon sa Nueva Ecija Provincial Police Office, tukoy na nila ang 6 na nasa likod ng pagkamatay ni Ren. Pawang mga miyembro raw sila ng Tau Gamma Phi Fraternity. Hindi pa rin daw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang fraternity. Batay sa imbestigasyon, hemorrhagic shock ang ikinamatay ni Ren dahil sa mga tama sa katawan. Nahulikam ang pang-holdup ng lalaki sa isang tindahan sa Davao City. Nagpanggap na magpapa-cash-in ang lalaki hanggang sa pumasok na siya sa loob ng counter. Tsaka niya tinutukan ng baril ang babaeng cashier. Natangay ng suspect ang 50,000 pesos cash mula sa tindahan, pati ang gold necklace at wedding ring ng kahera na umabot sa halagang nasa 28,000 piso. Pinaghanap na ng pulisya ang suspect na agad tumakas sakay ng motorsiklo. Isinailalim na sa state of calamity ang Batanes at Ilocos Norte dahil sa malawak na pinsala ng Bagyong Julian. May report si Joseph Morong. Ramdam ang bagsik ng Super Typhoon Julian sa Basco, Batanes kahapon. Halos mag-zero visibility. Nakaligtas sa mga bahay na bato sa signal number 4 pero hindi ang mga modernong bahay na gawa na sa kahoy. May ilang nasugatan, may nasawi pa mga hayop. Nabawal din ang ilang matandang puno. Sa inisyal na datos, lampas 2,000 bahay ang nasira. Limitado rin ngayon ang supply ng kuryente, tubig at linya ng komunikasyon. Pinangangambahan naman ang magkaroon ng diarrhea outbreak dahil sa problema sa inuming tubig. Ayon naman sa DSWD, sa oras na bumuti ang panahon, maghahatid sila ng mga nakapreposition na food pack sa Ibana, Uyugan, Itbayat at Sabdang. Pupunta rin ang GMA Kapuso Foundation para maghatid ng karagdagang tulong sa Batanes na isinailalim na sa state of calamity. Nagdeklara na rin ang state of calamity sa Ilocos Norte. Sa tala ng CDRRMO, mahigit 600 pamilyang inilikas sa Lawag City. Kabilang dyan ang ilang taga-barangay Gabo Norte kung saan may bumagsak na dike. Pinakamaraming population, mostly is barangay 1. Then even ang infrastructure, ang pinakagrabe talaga is dito sa Gabo. We heard that may mga casualties tayo pero wala pang official report. Isa sa Batak, isa sa Paway missing yon, and then isa dito sa Lawag City. Sa ilang bayan sa Ilocos Sur, pabugso-bugso pa rin ang malakas na pag-ulan. Ilang bahay sa Candon City ang binaha.
habang sa ilang lugar hanggang bewang pa ang tubig. Nagka-mudslide naman sa bayan ng Santa. Sa Calasiao, Pangasinan, naabot sa 250 na bahay ang nalubog sa tatlong talampakan na lalim ng baha. Sa Lagayan, Abra, 7 individual ang nasagip matapos matrap sa umapaw na Tineg River. Maayos na ang kanilang lagay. Kinailangan naman buhati ng isang naka-wheelchair na pasyente sa Bulinay, Abra dahil sa maputik na daan dulot ng landslide. May pagguho rin ng lupa sa Baguio Bontoc Road at Alab Section sa Mountain Province. Dalawang bahay ang nasira sa landslide, maliban pa sa mga nadagan ng sasakyan. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsimula na ngayong araw ang paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mahigit 18,000 posisyon na pupunan sa Election 2025. Sa tala ng GMA Integrated News Research, base sa datos ng COMELEC, iluluklok sa pwesto ang 12 senador. 317 district at party list representatives sa Kamara. Mahigit 900 posisyon sa mga probinsya kasama ang mga governor, vice governor at mga bokal o mga miyembro ng sangguniang panlalawigan. Halos 17,000 opisyal sa mga lungsod at bayan mula sa mayor at vice mayor hanggang konsehal. Sa unang pagkakataon naman, 65 posisyon ang iboboto para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliament. Ang mga naghain ng kanilang COC sa day 1 ng filing sa report na ito. Bit-bit ang kanilang Certificate of Candidacy at iba pang requirements, nagsidatingan sa Manila Hotel Tent City simula alas 8 ng umaga ang mga nais tumakbong senador at nominees ng party list organizations. Sa mga gustong tumakbong senador, kauna-unahang nag-file si Agri-Party List Representative Wilbert Lee. Naghain din ang kanilang COC si David Chan, isang sustainability advocate. Ganun din ang nagpakilalang electrician at karpinterong si Alexander Encarnacion, doktor at abogadong si Jose Montemayor na tumakbong pangulo noong 2022. Naghain din ng kandidatura ang nagpakilalang dating guro na si Janice Padilla. Sinundan siya ng isang nagpakilalang law student na si Felipe Montealto. Sa mga re-election ni Senator, kasama sa unang naghain ng COC si Senator Francis Tolentino. Kakandidato rin si Daniel Magtira na nagsabing ilang beses na raw na disqualify. Muli ring susubok sa pagkandidato si Happy Lubarbio. First time namang mag-file ng COC ng animal rights activist na si Norman Marquez. Nag-file naman sa 2nd pagkakataon ang security guard na si Phil De Los Reyes. Sinundan siya ng pag-file ng vlogger na si Mark Gamboa. Si Mig Caturan. Naghain din ng COC sina independent candidate Jose Jesse de la Calzada Olivar, independent candidate Joseph Tan D, at kinatawan ng Partido Maharlika Mahar Sahipas Sali. Pero hindi sila umakyat sa entablado para magpakilala sa media. Ang independent candidate na si Sunang Mona Ditanongun. Ang last filer ngayong araw ayon sa COMELEC, naging maayos ang unang araw ng filing ng COC maging sa mga lokal na posisyon sa iba't ibang panig ng bansa. Naghain na rin ang kandidatura ang ilang party list organizations. 15 nominado ng iba't ibang party list ang nag-file ng Certificate of Nomination and Certificate of Acceptance of Nomination ngayong araw. 20% ng kabuuang miyembro ng Kamara ay mula sa mga party list. Ang mga party list na makakakuha ng hindi bababa sa 2% ng kabuuang boto ay makakakuha ng tig-isang posisyon sa Kamara. Samantala, 42 party list naman ang delisted o hindi napapayagang makalahok sa eleksyon 2025. Mga jeepney driver na nag-viral ang banggaan sa kalsada, 3 buwang sinuspindi na LTO. Posible rin ba kanila ang kanilang lisensya kaya umapilang 2 tsuper? Ayon sa LTO, may pananagutan din ang mga jeepney operator dahil sa pagtanggap ng anilay mga reckless driver. Utos ng Energy Department, tataasan ang coconut methyl ester o CME ng diesel.
Sinimula ipatupad ngayong araw mula sa 2%. Dapat itaas ito sa 3%. Tataas pa yan sa 4% sa susunod na taon at magiging 5% pagsapit ng 2026. Alinsunod sa Biofuels Act. Ay epekto raw niyan ayon sa DOE. Mas matipid na konsumo ng diesel. Mas malinis sa buga ng usok at makakatulong pa sa coconut farmers. Hiling ng proteksyon ni dating presidential spokesperson Harry Roque laban sa contempt at detention order ng House Squad Committee laban sa kanya, ibinasura ng Korte Suprema. Ayon sa SC, ang writ of amparo ay para lamang sa extrajudicial killings at enforced disappearances na wala naman daw sa petisyon ni Roque. Ivan Merina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Bukod sa pagiging two-time Olympic gold medalist, isa na ring Philippine Navy reservist si Carlos Yulo. Binigyang pagkilala ng Philippine Navy si Petty Officer First Class Carlos Edriel Yulo sa isang seremonya sa Navy Headquarters ngayong araw. Ayon sa Philippine Navy, kumpiyansa silang ipapamalas din ni Yulo bilang reservist ang ipinakita niyang dedikasyon at disiplina para magkampiyon sa world stage. Nagpasalamat naman si Yulo sa Philippine Navy. Proud daw siyang suotin ang Philippine Navy uniform at nangangakong paninindigan ang kanilang core values habang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan. Mahigit 40 estudyante at guro ang sakay ng bus na yan nang bigla itong magliyab sa Bangkok, Thailand. Nasa field trip ang mga biktima nang mauwi ito sa trahedya. Hindi bababa sa 23 bangkay ang na-recover. Isinugod naman sa ospital ang hindi bababa sa 16 na sugatan. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng insidente. Natakpan na makapal na usok ang kalangitan sa bahaging yan ng Georgia sa Amerika mula ang usok sa isang chemical plant na nasunog ng masirang isa sa mga sprinkler heads sa planta. Humalo tuloy ang tubig sa isang water reactive chemical. Aabot sa 17,000 residente ang inilikas. Pinangangambahang nag-iwan ng nakapipinsalang chlorine sa hangin ng sunog. Patuloy ang air quality monitoring. Nagdeklara na ng fire out ang mga otoridad. Nagsimula ng humina ang bagyong Julian habang papalapit sa Taiwan. Batay sa 11 PM bulletin ng PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo 270 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. May lakas yan ng hangin na 185 kilometers per hour at bugsong aabot sa 230 kilometers per hour. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, Mainland Cagayan, Apayao, Cagayan, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa forecast track ng PAGASA, posibleng mag-recurve o bumalik ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Julian bukas. Inaasahang tuluyan na siyang lalabas ng PAR sa Huwebes. May kwelang retirement announcement si Juancho Trevino kasama ang asawang si Joyce Spring. May bago namang role si David Lee Cauco. Kung ano yan, alamin sa report ni Aubrey Carampel. Hello everyone. Today I am announcing my retirement sa Mobile Legends. Juancho Trevino na maalam na sa paglalaro ng mobile games. I need to be a good father. I need to spend time with my wife, quality time with my wife. Ang pananakot, ang aliw na video nila ng misis na si Joy Spring, more than 100,000 na ang views sa TikTok. Ruru Madrid dibdiban ang pagsasanay at paghahanda para raw sa mas matinding pagbabalik. Hello Scouts! David Licauco po, ang inyong Scout Ambassador. Pulang araw star David Licauco, itinalagang bagong ambassador ng Boy Scouts of the Philippines. For me to be an ambassador, it's a huge honor. Isabel Ortega, nagseselos nga ba sa date mission ng boyfriend niyang si Miguel Tan Felix at K-pop idol na si Nancy McDonnie sa season 2 ng Running Man Philippines?
Sa part na nagsiselos ako, siguro the fact na hindi ko rin nakadate si Nancy. Ako rin naman po, kikiligin naman din po ako kung nakita ko yung idol ko sa K-pop, diba? At ang pasilip sa behind the scenes ng salarin-salarin ng parody group na Binibitin. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon. Ako si Maki Pulido. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, sa ngalan ni Atom Araulio, ako si Sandra Aguinaldo mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipinas. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.